Magandang hapon mga idol, mga totoo mga inday. Kaway-kaway! Kape! Yan, sa hapon na ito, kasama po natin si Sir Biene Villanueva dito sa Barangay Miasong, Tupi, South Cotabato. At ngayong hapon mga idol, katatapos lang po ni Sir Biene mag-harvest ng kanyang smooth cane na atsal. So, kung mapansin niyo po mga idol, masyado pang maraming natira, sir, no? Yan, Sir Biene, pang ilang harvest niyo na po ngayon? Kwan? Pang-apat? Pang-apat na na-harvest. So usually ang smooth cane natin, mga ilang harvest bago siya matapos? Itong una tanim namin dito, kwan, naka-abot kami ng 31 harvestan. Uy, grabe! 31 na harvest? Yan, so sobrang laki pala mga idol, no? So ngayon pang-apat pa lang mga idol. So pang-apat pa lang na-harvest. So masyadong maganda po ang kitaan mga idol. Bago natin pag-isapan ang kitaan, may club shoutout pala sa kanyang financier, si Sir Nick Tamayo, at saka sa sponsor ng ating Carolina Reaper, si Engineer Anisito Tan. Kaway-kaway sa inyo mga idol. So Sir Bien, ang ano po, ang variety ay smooth cane, tama po? Oo. Mga ilang ano ito siya, sir? Mga ilang seeds? Mga 7,000. 7,000 seeds? Sa tingin ko, mga 7,000 lang. Sa unang harvest mo, sir, mga ilang sako ang na-harvest natin? Apat. Apat na sako. Tapos ang ikadalawa, pangalawa, siyam. Siyam. Ikatatlo, tapos pangatlo, 12. 12. Wow, apat, siyam, 12. So may git 20 na. Sa isang sako, mga ilang kilo, sir? 57 kilos. Uy, 57 kilos, mas mabigat pa konti sa palay, no? So ngayon, mga ilan ang na-harvest natin? Mga 15 yata. 15 na sako. Oo. So nasa 30 plus, may git na. Apat pa lang na-harvest yun. Pero aabot tayo ng 13 harvest, no? Yun, so sobrang ganda po. Magkano po ang kuha sa inyo, sir? 55. Ay, 55! Ay, maganda, no? So ngayon, kung maka-harvest ka, di ba naka-harvest na, nakatapos na po kasi mga idol, 50 na sako. So kahit 50 kilos na lang isa, meron kang 750 kilos times 55. Yan. So ganun po kalaki mga idol, no? Kasi may nagatanong po kasi kung paano naman po ang bintahan ng smooth cane. Saan po dinadala ito, sir? Davao. Ah, sa Davao pa. Ayan. May buyer kami sa Davao. Oh, pero ang farm gate price 55. Ayan. So sir, Sir Bien, magkano ba ang financing dito sa 7,000 na punuan ng smooth cane? Maliit lang. Itong dito lang ang ipinta na financing. Pero lahat-lahat. Ang donut, saka yung sultan, 200 plus. 200,000 plus? Oo. Yan, kasama na yung sultan? Oo, kasama na. Ayan, kasi dalawang variety ang tinanim nila mga idol. May sultan ifuan at saka smooth cane. So, sa financing mo sir, may git 200,000. So, apat pa lang na-harvest, no? Oo. Sa apat mo na-harvest, mga ilan na yung gross income doon? Mga 380 yata. Hoy, 380 na po mga idol, ha? Apat pa lang. Hindi pa kasama yung harvest ngayon. Ah, hindi pa? So, tatlong harvest pa lang, 380 na. Oo. 380,000 po mga idol, ha? Sa tatlong harvest pa lang. So, hindi pa kasama ngayong harvest. Estimate mo, mga ilan to ang harvest mo ngayon, mga ilang piso? Hindi, magbaba. Yata to sa kwan, 100,000 ngayon. 100,000 ngayon, kasi peak ngayon ang harvest, ang pang-apat na harvest. So, kung hindi magbaba sa 100,000, palagayin lang natin na 100,000 na lang. Meron ka ng 480. Pero ang capital mo ay nasa 200,000 mayigit lang. Oh. Lahat-lahat na yun. And so, meron ginansya. Bawi na ba, Sir Vin? Ginansya na. Ay! Apat pa lang na harvest. Yan. So, sa tatlong harvest pa lang po kasi mga idol, bawi na. Usually, yung capital mo, dalawang harvest pa lang, bawi na, no? Yung pangatlo, ginansya na. Pangapat, sobrang ginansya na. Ayan. Mas labi kung makakuha ka ng presyo ng tag 100 eh. Oo. Mas malaki ang income. Sa ngayon kasi mga idol, 55 pesos 55. Pa lang ang per kilo ng bili dito. Oo. Ayan. Bawat ano ba, Sir Bien, ang pag-harvest dito? Bawat lingguhan ba? Lingguhan. Lingguhan? Oo. Anong kagaya ngayon na Sabado? Huwebes. Ah, Huwebes pa lang ngayon. Oo. Kalo ko Sabado. So, bawat Huwebes pa lang ngayon. Bawat Huwebes pala po mga idol ang kanilang harvest. Sir Bien, pwede mo ba kaming maturuan ang spacing mo sa inyong smooth cane ay mga ilan po? Mga half 18. Meter? 18 centimeter. Oh. Bawat punuan. Punuan. At saka
18 inches pala mga idol, bawat punuan inches. Tapos doble. Double planting siya, hindi sa single plot. Oh. At saka, Sir Ben, pwede bang matanong kung ano ang nilagay mong basal fertilizer sa pagtanim mo? Kwan. Atlas. Atlas at, na? Kwan. Triple 14. Triple 14 at saka? Pagka kwan, sa ikalawa naming pagulog dito, kwan, Yara. Yara na? Unit 16. Unit 16? Oh. Ay. So ang basal pala natin, Atlas na fertilizer din, yung triple 14. Tapos, ikalawang abono, unit 16. O Yara. Mga ilang araw na yun after tanim? 15. Ah, 15 days na? So medyo matagal-tagal po mga idol. Yan, nag-start na po ulan mga idol, no? Kunti lang. Pero tuloy ang harvest po nila sa Sultan Ikuan mga idol. Yan ang mga kasamaan. Yan, dyan po mga idol, tuloy na tuloy. Yan. So Sir Ben, ano bang nakita niyong problema dito sa smoke cane? Wala nang ka-problema. Wala nga kulot-kulot mga idol. At saka tingnan mo mukha ni Sir Ben, wala din ka-problema kasi bawi na. Yan. Sir Ben, paano alagaan? Mahirap ba? Ay, hindi. Kung sa tingin mo, tingnan mo, mahirap kung hindi mo kabisado pa alaga na. Marunong ka na. Madali lang. Simple lang. Yan. Walang iba-iba nga pag-alaga ng atsal. Memorize mo na kumbaga ang pattern at saka mga sakit. Yan. So far wala naman kayo na encounter talaga na sakit kahit kulot, no? Okay naman. Technician ng kwan. Magaling. Magaling. Ayan. Ang financier nila is technician din po mga idol. At saka ang lawak po nitong smooth kayo nyo po, Sir Ben, ay mga ilang square meter lang po ito. Mga nasa 1,000 siguro ano. Malit lang po mga idol kasi 7,000 na punuan lang. Yan. So mga 1,000 or 2,000 square meter lang po siya mga idol. So sobrang liit. Pero ang financing, bawi na. Wala. Yan. Anong masasabi mo Sir Ben sa mga gustong magtanim? Kung kagaya ko, nakikita na nila dito sa akin na farm. Hindi nila eh. Ayan. Kung paano magtanim ng atsal. Ayan. Sa diskarte lang yan makita. Kung paano pag-alaga ng atsal. Ano ba yung suli ang magandang diskarte mo dito sa atsal mo, Sir Ben? Sa pag-spray? Oo. Every 3 days, spray. Spray. Ayan. Fungicide. At saka insecticide. Ang patay ng kwan mga insekto. Sa pag-abono mo, Sir Ben, halimbawa, di ba after 15 days, unit 16 ang ginagamit mo. Oo. Kailan ka ulit mag-abono? After 16. After 16 days ulit? Oo. Anong abono ulit ang nilagay mo? Yun yung kwan, triple mixing Yara. Oo. Unit 16 lang gapon. Triple plus Yara unit 16. Oo. Every 15 days yun. Tatlong sako sa Atlas, triple 14, isang sako sa unit 16 na Yara. Oh, 1:3 lang, kunti lang. So sa bawat application nyo dito, Sir Ben, mga ilang kilo lang yung ma-apply mo? Na abono? Oo, na combination na yon. Tingin ko dito, mga 12 sako na. 12 sako na? Oo. Mula nung nagtanim ka? Oo. Yan, kasi medyo malawak-lawak din. Kasama pa yung Sultan Ikuan. Oo. Yan, dyan po sa kabila mga idol. Yan. So Sir Ben, ang pag-bulaklak nito, ano naman ang fertilizer na in-apply mo? Kwan, Kilpak. Ha? Kilpak. Kilpak? Ano yung siya ang composition niya? 1620 ba yun? Kilpak? Oh. Yan. Kwan mo na, Sinjinta. Kilpak. Kilpak ng Sinjinta. Kumpanya ng Sinjinta. Abuno yan siya? Oh. Fertilizer. Oh. Full year. Full year. Ah, full year. Full year na fertilizer. Yun ang spray mo dito. Oh. Oy. Sa abono mo, hindi na pag nagbulaklak. Wala na. Wala nang abono na dinadagdag. Kahit yung maputas, wala na. Sa kwan na, ika-5 na namin na kwan. Hulog. May putas na halo. Oy, so yun na. Sa 4 na sako, isang sako putas. 4 sako na. Triple 14. So nag-iiba po mga idol. Sa yung hindi pa siya namumulaklak, unit 16 at saka triple 14. Oh. Pero pag namumulaklak na siya, ano na siya? Putas. Putas at saka triple 14. Oh. Yan. So
At saka maganda doon, meron siyang ginagamit na ano yun, kilpak. Kilpak na foliar fertilizer. Bawat ilan po yun, ilang araw po ang application? After 15 days. Ay, every 15 days lang ang application. So, days. Kaya medyo tipid din, no? Tipid. Mga idol, ito po pala mga idol, kasi maraming nagtatanong kung paano ang pagdilig. Kasi usually bundok na sa likod tayo ng Mount Matutum. Paano naman po ang pagdilig dito, Sir Ben? Sa ito? Oo, kung habang buha, tag-init. Hintay ng ulan o mag-igib ng tubig. Pero nakapag-igib kayo dito? Igib ng tubig, kahit kasasakyanan. Tapos lagay dito? Kasasakyan o. Dilig isa-isa? Oo. Yan, so ganyan po. Ginagamit. Sasakyan, mula dun sa pinakababa. Oo. Kuha ng tubig, tapos dilig din dito. Ay, so medyo matrabaho din, no? Oo, grabe. Mga nakailang dilig kayo dito, Sir Ben? Mga, sa tingin ko, mga may 8 ng diligan. Mayroon na. 8 beses dahil nag-tag-init po mga idol noong nakaraan. So, 8 beses ang mga pagdilig dito. Yan, dahil po mga idol ay dalawang pinagsabay ni Sir Ben, ang Sultani Fuan at saka ang Smooth Cane. Tatanungin natin kung Sir Ben, saan ba ang mas maganda alagaan? Kung sa tingin ko, mas okay kung dalawa. Oo. Pag magbagsak ang isa, mayroong babawi sa na isa na tanim mo. So dapat dalawa. Oo. Pero ang sa tingin ko lang, kung niswerte ka ng presyo, mas ma-okay ang Sultan. Sultani Fuan, kung presyo, ang pag-usapan. Malaki ang harvest. Pero kung padamihan ng bunga, sakayin naman ang Smooth Cane ang maganda. O maganda. Sa pag-aalaga, saan po ang sensitive? Ang Sultani Fuan or ang Smooth Cane? Kwan. Sultan. Sultani Fuan ang mas sensitive. Mas sensitive. Yan. Bakit po nasabi niyo pong sensitive yung Sultani Fuan? Iba siya. Manipis ang panit. Ang kwan yan? Balat? Balat? Mm. Mas madaling magkapunggos. Oo. So ganun. So magkaiba pala mga idol, no? At least na-compare natin mula kay Sir Ben mismo na mahirap talaga alaga ng Sultani Fuan. Ang pinaka-advantage niya lang, presyo. At saka ito ang advantage niya, madaming bunga, makapal ang balat. At saka madali lang siyang alagaan. Pero sa maintenance naman po, pareha lang. Pareha. Oy. So halimbo kung mag-tanim ka ulit, ano ang itatanim mo? Pareha pa rin or Smooth Cane na? Dalawa lang gabon. Dalawa pa rin. So Sultan ka at saka kayo. Sabay kasi yun. Sabay po sila mag-harvest mga idol. Yan, matalino talaga si Sir Ben. May backup siya. Kumbaga, pag tagilid ang isa, mayroong may backup na isa. Mayroong babawi. Pero pag panalo ang dalawa, edi swerte. Diba? Pira. Limpak-limpak na pira. Ay. Pakapikapin na lang po siya mga idol kasi malamig po ngayon. Kakatapos na ng ulan after harvest. Yan. Ilang sako ang harvest mo lahat ngayon, Sir Ben, sa iyong Sultani Fuan at saka Smooth Cane? Hindi ko pa makakwinta ngayon kaya wala pa man na-harvest yan. Pero ang Smooth Cane nyo, ilang sako na yung harvest nyo ngayon? 15 na. 15? Tama po pala mga idol. 15 na sako na po. At saka ngayon, kasalukuyan silang nag-harvest sa ating Sultani Fuan. Yan po, maganda po mga idol. So yan po mga idol, summarize lang po natin sa tatlong harvest po ni Sir Ben, nasa 380 na yung kanilang gross income at saka 200,000 lang ang financing sa lahat-lahat. Ngayon, pang-apat na harvest nila ay ginansya na to. Siguradong ginansya na po mga idol at saka aabot pa ng 30 na harvest ang ating Smooth Cane. Ang sa Sultan naman, Sir Ben pala, mga ilang harvest po yan sa bago matapos? Mga 10 lang yan. Ay, 10 harvest lang. So yun ang disadvantage niya rin. So mas mag-sustain talaga ang Smooth Cane. Yan. Pero kumikita na po mga idol. Kumikita ang kabuhayan sa presyong 55 lang. Paano kung nag-100? Okay. Dalawang harvest pa lang, sobrang bawi ka na siguro. Ano? Yan. Basta hindi lang magkasakit. Abot mo pangarap mo. Ayan. Ano bang pangarap mo, Sir Ben? Pagkain lang ng 3 beses sa isang araw. Ay. Ayos na yan sa akin. Ay, di ba gusto mo pa magkasasakyan? Ay, sabi mo, bunggo ka eh. Tsaka, ibigay ng Diyos sa atin yan. Go. Go. Yan. So, ganyan po mga idol, ang buhay ng isang farmer. So, maganda po, lalo na po siniwerte talaga sa presyo. At saka maganda ang panahon. Walang masyadong sakit, at least makunti ang financing. Yan, maraming salamat po mga idol sa panonood ng video na ito. Kung bago pa po kayo sa aming channel, don't forget to like, comment at saka i-share ang aming video. At saka don't forget subscribe ang isa naming channel, ang Traveling Boats. Yan, swerte talaga ni Sir Ben.
Kaway-kaway tayo dyan, sir. Happy farming! Bye-bye! Ano masasabi mo sa mga future farmers natin na gustong mag-try ng ano, at sal farming? So, yung ano, mag-transplant, ay yung, ano yan? Atchal farming? Oh. So, kung gusto niyo na mag-try na mag-ano ng atchal, so maganda talaga kasi, pero yun lang, mas malaki yung ano, yung mga kailanganin ni i-finance. So, pero kapag malaki naman yung ano, yung, kahit malaki yung naging finance, kapag malaki din yung kikitain mo, pag malaki din yung presyo niya. So, doble-doble talaga yung makikita dun sa sa planting na atchal. So, mga idol, after harvest na ating smooth cane, dito na sa parang katre ba ito, ma'am? Katre, no? Tapos, ang ginagawa po, mga idol, ay? Punasan. Punasan, ma'am, no? Pagbasa, punasan. Oo. Then, i-select mo yung big at saka small. Oo. So, kagaya nito. So, mag-select. Walang problema kahit any color, basta big at saka small lang. Oo. Yan. Napansin ko, ma'am, kanina, tatlo yung sineselect mo. Ano yun siya, yung tatlo yung mo? Yung sira. I-ano, itapon mo. Ah, yung sira. Yung reject. Reject yun. Reject. So, iba palang presyuan, ma'am, sa ano sa small at saka big? Opo. Yan. So, ito, reject na ito? Opo. So, itapon na sa baba? Itapon na yan. Sa baba talaga? Sa lupa? O, sa lupa. Wala na. So, hindi na pala mapakinabangan mga idol. So, ito, halang po ganito, medyo basa, ma'am? Okay lang ito? Punasan lang siya para hindi. Kamay lang? Ganito lang siya mga idol. Classify, di tsune. So, magtulong tayo na mag-classify ng puro large. Tapos, iiwan natin yung mga small, ma'am, tama ba? So ganyan, kasi ang presyo nakabatay sa large, ma'am, no? So ma'am, sa pag-harvest pala, ma'am, pwede itong anong green? Opo. Parang may color na ng konti. So pwede pala siya. Ito, ma'am, halimbawa ka ganito na putol siya, pwede pa rin? Pwede pa. Pero sa small na siya, no? Pwede rin, dito. Dito na, sa big? So, yung mga small, ma'am, sabi mo, ganito ba? So, ito po siya, idol. Ganito kalaki. Compare na po sa malalaki. Ito ang big na kinaklasify. Ito ang small na kinaklasify. Yan, at saka yung reject natin, ganito ang mga small. Yan, so, halos walang masyadong reject sa ito ang small. Ito, reject na to. Okay pa sa small. Okay pa sa small. Okay. So, ito ang reject or small pa rin? Wala na yan. Reject. So, ito mga idol, ang big, ito ang small, at saka ito ang reject na sinasabi nila. At saka ito yung tapon. Ito pwede pa. Ang presyuan nito, kalahati, no? Kalahati. Yan. So, magkano ba ang presyuan ngayon ng atsal mo? 50? Ano? Mga magkano, sir? 55. 50. So, ito 25 na lang kung mga ganon. Okay. So, yung small mga idol ay 50% ang list ng kanyang presyo. Tumutingin sa taas, kami si Ibaba. Nagpasalamat, gita kayong kulbini. Ibaba, kung hindi ka, kung hindi kayong kulbini. Kay Kung Kung. Wala ka kaon na isang karoon. Dapat. Tarungon ta. Kay Damo Bilin ba? Nakita ka sa video. Kini ka sa mo sa ice cream ba? Helicopter. Ano sa helicopter? Wala pa ganit na dira. Dami ni kao na ice cream ba? Ulis na lang iniiwan. Ano na si Ibo Mart? Ha? Ako yung target niya pala? Ako target niya, basi kakaroon! Nakonsi mo kayo ng kano nag bukit nag-habis ang Amerikano. Gabi o. Ano ka, Amerikano? Preta.
wala ko gakuan sa sweldo ko karon na ice cream lang ako. Kay in how many years subukan lang ko katilaw. May English na to ha. Subukan niyo lang ha. Sa sobra mo ay kakaon sang ice cream ay ka pati bulsa dalasa pa. Dalasa na. Awan lang ko basa-basa amuna na. Pumidasaw ka. Pag-abas, daskan pa. Daskan pa. Para gali. Ako makapansang baso ka ron. Bala ka awas-awas. Idasok ko gina. Bala ka tansok na si Kon ko. Ibalik ko lang. Damo, magali yun. Damo, bala, biling. Kirti ka bugataw. Nahinayin ka lang. Anong draman ka? Dato ko mag-ice cream ka. Basi kayo. Mabalitan ta. Basi kong mabalik. Inahinayan kita eh. Kayo basi mabalik ka. Mabalik ka ba? Bata pa. Mas mabalik ang sangat ko ba? Ito eh ka. Kasi kung mabali ho, basi kung di na magbusong. Gani. Busong na naimo sa waw. Dalaay mo na. Bangani ako, busong na imo. Grabe, wala ko gipaningot sa ubra, taba. Gipaningot sa kadlaw? Kadlaw. Karun, kahiyon ako. Sulpit gini daritso ba? Sulpit? Ano? Triple? Sulpit? Ahay.